Mga kapatid, sa pananampalataya, tatlong araw na lang po ay December 25, Pasko na, Christmas. Ngayon po, December 22, 2023. At alisto kayo mga kapatid sa pananampalataya dahil marami na naman po ang mga Muslim na magkukonvert sa Kristyanismo. Taon-taon yan, maraming mga Muslim nagkukonvert. Mga kusang loob na magkukonvert sa Kristyanismo. Sa paanong paraan, ito po ang ating khutbah. Paliwanag natin ng detalyado. Hindi na po kami nagsawa. 29 years na po, mula 1994 hanggang ngayon 2023, taon-taon, isinisigaw namin sa mga muski, mga masajid, ang Christmas. Ipinapaliwanag namin sa iba't ibang mga radio stations. Ngayon, mayroon ng social media, digital TV, YouTube. Isinusulat namin mga pamphlets, leaflets, pinamimigay libre. Noong uso pa ang CD, inilalagay namin sa CD. Pinamimigay rin namin libre. Pero ang dami pa rin Muslim na mangmang. Ito ang pinaka bottom line, bakit ang Muslim magkukonvert? Mangmang, hindi niya alam. At hindi siya nagikinig. Lalo na kapag natatamaan siya, ayaw niya makinig. Kailangan kapatid, matamaan ka o hindi ka matamaan, sa gusto at sa ayaw mo, kailangan makinig ka. May mapupunod ka na aral ang nakataya rito kaligtasan mo. Isa-isahin natin yung mga dahilan bakit haram ang Christmas. Na hindi gaano ipinapaliwanag sa mga muski dahil hindi ito masyadong ikinukotba. At dahilan sa hindi ito ikinukotba, paano malalaman ng Muslim? At kapag ikinukotba, hindi pinakikinggan. Kapag nasa YouTube, hindi pinanonood. Paano malalaman? Gano katindi ang Christmas? Numero uno na dahilan, bakit haram ang Christmas? Ano bang ipinagdiriwang? Hindi lang ang ipinagdiriwang ay ang araw daw ng kapanganakan kay Hesus Kristo, Isa alayhi salam. Alam natin na yung December 25 peke yan. Hindi ito ang ipinanganak siyang December 25. Ngunit ito ang nakasanay ng mga kakristyanuhan. At hindi lang ang ipinagdiriwang. Kasi lahat ng piyesta, pista ng mga Hudyo, pista ng mga magyan, pista ng mga pagano, mga kung sino-sino, ang karamihan sa piyesta tungkol sa araw ng kapanganakan ng sinasambang Diyos-Diyosan. Yan ang piyesta. Karamihan piyesta. So, ang Christmas, nandoon na yun. Nang ipinagdiriwang araw daw ng kapanganakan kay Hesus Kristo. Ngunit, ang pinakadiwa nang pagdiriwang kapag Christmas, para maintindihan mo kapatid, hindi lang ang ipinagdiriwang ay ang araw ng kapanganakan kay Hesus Kristo, kundi ang ipinagdiriwang mismo. Hindi ito alam ng Muslim. Tuwan-tuwa pa yung Muslim. Pabati-bati pa ng Merry Christmas. Ang ipinagdiriwang ay ang araw na kanilang papanganakin ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala ng batang lalaki. Na ito po ay lapalapastangan, hindi lang ito kufrul akbar, hindi lang shirkul akbar, kundi blasphemous shirkul akbar, blasphemous kufrul akbar. Ano ibig sabihin ng blasphemous? Kataas-taasang insulto. Ano ibig sabihin ng insulto? Alimura. Kataas-taas ang alimura sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang ipinagdiriwang pinapanganak nila ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sana katibayan mo na pinapanganak nilang Allah. Quran mismo, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ba'dah a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa qalu takadar rahmanu walada. Atina sabinila ang pinaka mapagpala ay nagkaanak ng isang lalaki. Quran ang nagsasalita. Ito po yung nag-iisa. Tanging nag-iisa na kasalanan na nabanggit sa Quran na halos sumabog ang universe. Hindi sinabi ng Allah na pasasabugin niya ang universe dahil ang mga musyrikun sumasamba kay Paraon. Hindi sinabi ng Allah na pasasabugin niya ang universe dahil ang mga musyrikun sumasamba sa apoy. Hindi sinabi ng Allah na pasasabugin ang universe dahil ang mga musyrikun sumasamba sa araw. Ngunit nang sabihin ng mga kuffar na ang Allah nagkaanak ng lalaki, itong aya, babasahin ko sa inyo, halos sumabog ang universe. Ganyan katindi-tindi. Ngunit ikaw na Muslim, na ignoranteng Muslim, 29 years na, na idinadakdak namin sa mga masjid, isinisigaw namin, gano'ng kasama ang pag-celebrate ang Christmas, wala ka pa rin alam. Tuwang-tuwa ka pa, pabilang-bilang ka pa, limpak-limpak na salapi sa kinita mo sa pagbebenta ng Santa Claus, Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, nang hindi mo alam na ang ipinagdiriwang sa Santa Claus, ipinagdiriwang sa Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, ay ang araw na halos pasabugi ng Allah ang universe dahil siya ay ininsulto, inalimura, binigyan ng anak. Katibayan. Basa. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takarrul jibalu hadda. Kung saan ang mga kalangitan ay halos sumambulat. Pag sinabi mo mga kalangitan, universe. At ang daigdig ay magkabiyak-biyak. At ang mga bundok ay magkandaguho sa pagkawasak. Bakit? Bakit nasabi ng Allah? Anong sagot? Anda'aw lirrahmani walada, na kanilang iniakibat ang isang anak na lalaki sa pinakamapagpala. Iniakibat nila sa Allah ang anak na lalaki. Mga kapatid, sa pananampalataya, ibig sabihin, hindi alam ng mga Muslim talaga ito. At ayaw nila pakinggan. Ibig sabihin po, ang Christmas, kapatid, para maintindihan mo, hindi lang ito Shirkul Akbar. Ibig sabihin ng Shirkul Akbar, pinakamalaking pagtatambal. Hindi lamang ito Kofrul Akbar, pinakamalaking kawalang sampalataya. Ito po ay blasphemous. Lapa-lapas tangan, insulto sa Allah na binigyan siya ng anak. Ngunit makikita mo yung nanay halos magkandarapa sa palengke, bibili ng Christmas gift para dali ng anak na sa Christmas party sa paaralan. Allahu Akbar. Kung alam lamang ng nanay na yan, gaano katindi na halos sumabog ang universe sa ipagdiriwang na piyesta na pasasalihan niya sa kanyang anak. Hindi niya gagawin na bumili ng Christmas regalo para dalhin ang anak niya sa Christmas party sa paaralan. Number two, na dahilan. Tandaan niyo mabuti itong mga dahilan. Kung makalimutan mo, huwag kang mag-alala na sa YouTube. Ito, naka-record. I-record natin. Then, i-upload natin sa YouTube. Bukas or sa Linggo, punta ka sa YouTube. I-type mo sa YouTube, Game Buster mo. At makikita mo itong tinatalakay natin ngayon. Mayroon itong Maranao. Mayroon itong English. Mayroon itong Tagalog. Alam nga naman, hindi ka pa rin pwede. Kung hindi ka nakaintindi ng Tagalog, may Maranao version. Hindi ka nakaintindi ng Maranao, may English version. Para maintindihan mo. Subhanallah. Pangalawang dahilan. Ano bang ipinagdiriwa? Ang araw na ang Allah ay gawin nila na Kristo. Ang Allah raw
nilikan niya ang kanyang sarili. Recreate, sinirox. Sinirox daw ng Allah ang kanyang sarili at naging Kristo. At ang Kristo daw, siya rin ang Allah. Ang Allah, siya ang Kristo. Ang Kristo, siya ang Allah. Ibig sabihin, ang Allah at ang Kristo, iisa. Ito po ipinagdiriwang na hindi alam ng mga Muslim. Mga Muslim na sumasali pa sa Christmas party. Mayroon pang mga Muslim, mismong mga Muslim, na nag-organize ng Christmas party. Sila mismo nag-organize ng Christmas party. Papalitan lang nila ang pangalan ng Christmas party. Ipapalit nila year-ender party, cultural party, Thanksgiving party, ano pa? Ha, family reunion party. Magtitiksan sila, tengod. Reunion tanuaw. Mag-reunion tayo mga pinsan. Saan tayo mag-reunion? Sa ganitong lugar. Mag-party tayo. Bakit mo tatamaan ang season of Christmas? Christmas season. Hindi ka ba pwedeng mag-reunion? Hindi ka ba pwedeng mag-Thanksgiving party kapag Eid al-Fitr o kaya Eid al-Adha? Bakit mo tatamaan ang Christmas season? Kahit na ano pang sabi mong hindi to Christmas party, Christmas party pa rin yan. Ha? Pangalawang dahilan, kasi hindi alam ng Muslim. Pangalawang dahilan, bakit haram ang Christmas? Ang ipinagdiriwang ay ang araw na ang Allah maging Kristo at ang Kristo maging Allah. At anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Tunay, sila ay tumanggi na manampalataya. Kapag tinatagalog mo na klase, hindi masakit na tainga. Tunay, sila ay tumanggi na manampalataya. Kapag diniritsa mo yung translation na tumanggi na manampalataya, tunay, sila ay nagkafir. Yan ang diretsong translation. Mas powerful na translation. Kasi masyado nila inaartihan, ginagandahan. Tunay, sila ay mga tumanggi na manampalataya. Diretsuhin mo. Tunay, sila ay mga nagkafir. Sila na mga nagsasabi na ang Allah ay ang Kristo, Messiah, Al-Masih na anak ni Maryam. So mga kapatid sa pananampalataya, ano man ang gawin mo sa Christmas, tandaan ninyo, magsabi ka ng Merry Christmas. Natulungan mo na ang piyestang pag-insulto sa Allah. Ano ba ang Merry Christmas? Hindi ba alam ang ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry, maligaya. Christmas, Christ, Mass. Ano yung Mass? Misa. Ano yung Misa? Samba. Maligayang Kristong Samba. Merry Christmas. Yan ang kahulugan ng Merry Christmas. Maligayang Kristong Samba. At tuwang-tuwa ka pa, nakikipagbatian ka pa ng Merry Christmas. Ano man ang gawin mo sa Christmas, makipagbatian ka ng Merry Christmas. Patinin mo anak mo sa Christmas party sa paralan. Umating ka ng Christmas party sa inyong trabaho. Muslim, mag-organize ng Christmas party. Papalitan lang ang pangalan. Negosyanteng Muslim, nagbebenta ka. Santa Claus, Christmas tree, Christmas lights, Christmas lantern, at iba pang Christmas paraphernalia. Lahat ng gawain na yan ay konektado sa pagdiriwang ng piyesta na ang Allah naging Kristo at ang Kristo naging Allah, na ito po ay shirkul akbar, kufrul akbar. Intindihan mo? Ngayon, pag namatay ka kapatid, ito diretsahan tayo mag-uusap. Hindi na natin masinong pinaikot-ikot pa. Kapag namatay ka, na namatay ka sa paggawa ng shirkul akbar, at hindi ka nakapagtawa, hindi ka nakapagpanumbaling sa tauhid, namatay ka na musrik, ipagbabawal sa iyo ng Allah ang paraiso, at ang magiging tahanan mo, impyerno.
innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Marami pong Muslim, alisto kayo itong Christmas, marami pong Muslim ang magkukonvert nang walang kapagod-pagod. Ang mga pari at mga pasto, taon-taon yan, maraming Muslim nagkukonvert. Basa, katotohanan, sino man ang magbigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun, wala silang magiging mga kakampi. So may dalawa na. Tandaming dalawang reason, ha? Number 3. Na dahilan. Bakit haram ang Christmas? Ito pong 1, 2, 3 na dahilan. Hindi ito alam ng karamihang Muslim. Itong number 4, alam na alam ng mga Muslim. Number 4. Pero yung 1, 2, 3, hindi alam ng karamihang Muslim at walang nagkukutban ito. At dahilan dito sa walang alam ang Muslim, sige lang ang Muslim, banat ang banat. Allahu Akbar, subhanallah. Kain ang kain. Atin natin ang Christmas. Ha? Number 3. Ano bang ipinagdiriwa? Para maintindihan mo. Ipinagdiriwang ang piyesta na ang Allah naging pangatlo sa tatlong Diyos. Una, nagkaanak siya. Naging tatay ang Allah. Kaya, God the Father, Diyos na Ama. Yung anak niya, Diyos na anak. Sino pa? Diyos na Espiritu Santo. Naging tatlo ang Diyos. Ang Allah isa lang. Hindi nagkaanak, hindi pinanganak. Lam yalid, walam yulad. Nag-isa lang siya. Pero ito ang isini-celebrate sa piyesta na hindi alam ng mga Muslim. Walang nagpapaliwanag sa kanila. Sana katibayan mo. Lakad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Tatlo. Malapit-lapit, napakahulugan. Sila ay tiyak na tumanggi na manampalataya na naman. Classical na Tagalog. Diretsay natin para may impact. Tiyak na sila ay nagkafir na mga nagsasabi na ang Allah ay pangatlo sa tatlo. At walang Diyos maliban sa isang Diyos. At kung hindi sila titigil mula sa kung ano ang kanilang pinagsasasabi, ang mga walang sampalataya mula sa kanila ay tiyak na papatawan ng isang mahapdi na kaparusahan. Ito ang tandaan niyo mga bro. Sa Christmas, kapag sumablay ka at nakagawa ka ng one time lang, one time, Shirkul Akbar. Isang basis ka lang makagawa ng Shirkul Akbar, kapatid, tandaan mo, lahat at lahat-lahat ng pinaghirapan mo na mga ibada, lahat ng pinag-ipunan mo na mga gawaing kabutihan, isang basis ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. Borado. Borado ang iyong mga salah, ang iyong mga tahajud, ang iyong mga zakat, ang iyong mga sadaka, ang iyong mga fasting, ang iyong mga hajj, ang iyong mga umrah. At kung ikaw ay nagjijihad, pati na jihad mo, burado. One time ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. Katibayan? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat, sinabi niya, ang lahat ng kanilang kinagawi ang gawin, magiging walang saysay sa kanila. Useless lahat, bro.
kahit nangitimpa ang noo mo sa kasusujud. One time ka lang gumawa ng circle akbar. One time lang. Tapos lahat. Ganun po katindi. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ingatan ninyo itong pagpasok ng Pasko. Ngayon, rason numero 4. Pang-apat na dahilan. Bakit haram? Ito, kilalang-kilala ng mga Muslim. Ano yung pang-apat? Panggagaya. Ginagaya ni Muslim si Kristiyano sa pag-celebrate ng Christmas. Halimbawa, bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Marami sa atin ang asawa niya na Muslim. Ang pamilya na Muslim. Marami sa atin. Then, December 24, nagluto ng masasarap na pagkain. Ito yung ginagawa ng mga kakristyanuhan. Alam natin ito. Lumaki tayo sa lugar ng mga kakristyanuhan. Doon tayo lumaki at tumanda. Itong Pilipinas. 24, Desyembre, pinakamasasarap na pagkain ihahanda. Bubuklatin pagputok ng 12 midnight, pagpasok ng Disyembre 25, kapanganakan daw ni Hesus Kristo, Allahu Akbar. Bilang pansalubong sa unang pasok ng Disyembre 25, bubuklatin yung pagkain. Lahat ng pagkain na iyan, kahit na sino pang Kristiyano ang tanungin mo, lahat ng pagkain riyan ay alay kay Hesus. Offering kay Jesus. Alay kay Hesus sa kanyang pagiging manunubos, sa kanyang pagiging anak raw ng Allah, sa kanyang pagiging Kristo na siya mismo ang Allah. Allahu Akbar. Anumang pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, huwag na huwag mong kakainin dahil iyan po ay haram. Ngayon, ikaw na Muslim, asawa mo na Muslim, pamilya mo na Muslim, nakigaya at ikaw nakigaya ka rin. At diyan ka inabutan ng kamatayan. Diyan sa gabi ng pag-celebrate ng Circle Akbar. Blasphemous Circle Akbar. Namatay ka ng musyrik ka. Namatay ka ng kafir. Gaya-gaya. Putumaya. Ano ang sinabi ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Ano ang tafsir ng mga ulama sa siya ay kaisa nila? Ibig sabihin ng siya ay kaisa nila, kung ang ginagaya mo mga musyrikun, ikaw ay naging musyrik. Kung ang ginagaya mo mga kuffar, ikaw ay naging kafir. Hindi po si Salim Gimba nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ng mga ulama, tinafsir nila yung binasa ko na hadith. Dahilan dito mga kapatid sa pananampalataya, dahilan dito, basahin ko sa inyo ang fatwa, mga rulings ng mga Islamic religious scholars. Makinig kayo mabuti. Fatwa number 1. Hindi ito mga fatwa ni Salim Gimba. Ito po ay nagmula sa The Permanent Committee. Ang pamagat ng aklat, Fatawa Islamiya, Volume 1. Yan ay napakaraming volume. Umabot na ngayon ng 10 volumes. Yan ang source natin. Ayon sa kanila, nagkaisa ang mga scholar sa buong mundo na haram sumali, haram mag-celebrate ang Muslim ng Christmas. Bilang fatwa number 1, haram. Pag sinabi po na haram, sinuway mo, may tupok ka sa impyerno. Haram na bumigkas ang bibig mo na bigay sa'yo ng Allah ng Merry Christmas. Dahil ito po ay lapastangan na insulto sa Allah. Kapag binati ka ng Merry Christmas ng non-Muslim, sagutin mo ng magalang, nice, polite, sabihin mo, nawa po patnubayan kayo ng Allah. Nawa patnubayan kayo ng Allah. May Allah guide you. Huwag mong sagutin ng Merry Christmas also, dahil nadamay ka. Number 2 na ruling,
haram, mga tatay, mga nanay, makinig kayo mabuti. Haram na ang inyong mga anak pasalihin ninyo sa Christmas party sa paaralan. Sasabihin ng nanay, eh bro, babawasan ng grade yung anak ko pag hindi sumali. Mamaya, sagutin kita, mamaya. Mayroong batas na babasahin ko sa iyo, mamaya. Number 3, haram sa mga Muslim na mag-organize ng Christmas party na papalitan lang ng pangalan. Kung totoong Thanksgiving party ang inyong party, bakit mo itatapat sa season of Christmas? Bakit mo hindi itapat sa Eid al-Fitr, Eid al-Adha, ibang buwan? Huwag mong tatamaan ang Christmas season. Number 4, ikaw na Muslim na empleyado sa non-Muslim company, haram para sa iyo na sumali ka sa Christmas party. Sasabihin mo, bro, tatanggalin ako sa trabaho. Mamaya, babasahin ko siya ang batas ng Pilipinas. Mamaya. Number 5, mga negosyante, kinikin mabuti mga negosyante, haram magbenta ng Santa Claus. Ang dami po natin nakikita na nagbebenta ng Santa Claus sa bangketa. Pumunta ka sa Quiapo, pumunta ka sa Baclaran, pumunta ka sa Abinida. Recto. Ang dami mong makikita ng Muslim nagbebenta ng Santa Claus. Haram magbenta ng Santa Claus. Saan ba ginagamit ng Santa Claus? Walang ibang paggagamitan ng Santa Claus. Hindi ito magagamit sa Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Saan ito nagagamit? Ang paggagamitan ng Santa Claus ay ang piyesta na halos ikasabog ng mundo. Haram mangumprat maninda, Christmas light, Christmas lantern, Christmas trees, at iba pa. Kung mayroong kayong mga paninda na katulad niyan, magtaubat na kayo at hintuan na iyan. Baka diyan kaabutan ni Malakalmaw. Kapatid sa pananampalataya, nangangatwiran ng Muslim. Sabi ng Muslim, bro, hindi ako naniniwala na ang Allah nagkaanak. Hindi rin ako naniniwala na ang Allah naging Kristo. Hindi rin ako naniniwala na ang Allah naging pangatlo sa tatlong Diyos. Ang aking puso, matatag. La ilaha illallah, matatag, naniniwala, walang Diyos maliban sa Allah. Kaya lang ako nagbebenta, bro. Kaya lang ako sumasama sa party, bro. Kaya ko lang pinasasama anak ko. Pakisama. Ha? Baka isipin nila mga terorista tayo. Wala tayong mga galang. Respetuhin naman natin ang kanilang piyesta. Allahu Akbar, subhanallah. Mang-mang ka talaga. Napaka-ignorante mo. Wala ka talagang alam. Tayo na mga Muslim, pinaka-marespeto sa lahat ng nilalang. Irerespeto mo sino man, lalo na mga mahal mo sa buhay na hindi Muslim. Kapitbahay mo, irespeto mo. Gagalang mo ang kapitbahay mo. Ang sa Islam, purti na bahay sa harap mo, purti na bahay sa likod, purti sa kanan, purti sa kaliwa. Lahat mo yan, obligasyon. Ganun ang Islam. Kamahal natin ang ating mga kapitbahay. Marespeto at mapagmahal. Ngunit huwag sa respeto nakasabay ay insulto sa iyong Panginoon. Rumispeto ka, makisama ka hanggat ang iyong pagkikisama ay hindi pagyura, paginsulto, pagalimura sa iyong Panginoon. Ngunit kung ang iyong pagkikisama at pagrespeto sa mga mahal mo sa buhay ay katumbas ang paginsulto sa iyong Panginoon, itsapuera mo ang pagrespeto sa sino man, pati na mahal mo sa buhay. Uunahin mo ang respeto mo sa Allah na siyang daylan kaya ka naghumihinga. Once na sumama ka, kahit ang puso mo, la ilaha illallah, ang puso mo, walang Diyos maliban sa Allah. Ngunit once na magsabi kang Merry Christmas, sumama ka sa Christmas party, pinasama mo sa anak mo sa Christmas party, nagbenta ka ng Christmas paraphernalia, iyan ang contribution mo, yan ang tulong mo, yan ang suporta mo sa pag-promote ng munkar na halos ikasabog ng universe. Anong sabi ng Allah?
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa, huwag kayong makisama sa isa't isa, huwag kayong maging nice sa isa't isa, huwag kayong maging mabait sa isa't isa. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Sa usapin po na legal, mga kapatid, sa usapin na legal, pag tinulungan mo ang kriminal sa paggawa ng krimen, kulong ka rin. Ang tawag siya, kunaiban to the crime. Ilan ang Muslim na nakakulong sa munti na walang kasalanan? Dinalaw niya yung kamag-anak niya na nagre-repack ng shabu. Pagdating ng pulis, lahat sila tiklo. Bakit ko alam? Iyan ang unang trabaho ko sa da'wah. Ang kauna-unang ibinigay sa akin assignment, da'wah sa mga kulungan. Manila City Jail, Quezon City Jail, Bicutan Jail, Munti, Medium Security Compound, Maximum Security Compound, nung mayroon pang Bitay, pati na Death Row Compound, pinapasukan ko. Nakita ko, napakarami ng Muslim na nakakulong na walang kasalanan. Bakit ko alam na walang kasalanan? Isinusulat nila mismo ang kanilang talambuhay ng kanilang kaso, case number, whatever. Ibibigay nila sa akin para daling ko raw sa OMA, Office of Muslim Affairs. Wala pang NCMF noon. Legal Department. Dadaling ko ang kanilang mga papel, ang kwento ng mga buhay, dadaling ko sa Office of Muslim Affairs, Legal Department. Ito po yung mga Muslim na nakakulong na walang kasalanan. Ha, wala pong action. No action. Ngayon, ito po ang batas na gawa ng tao. Ano kaya sa batas ng Allah? Tinulungan mo ang gawain na Sirkul Akbar. Tinulungan mo ang gawain na Kufrul Akbar. Sa tingin mo, hindi ka sabit? Sabit ka. Pagsabi mo lang ng Merry Christmas, sabit ka. Kaya, ingat mga Muslim ngayong Christmas. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kapatid, sa pananampalataya, balikan natin yung kanina. Sabi mo yung anak mo babawasan ng grade pag hindi pinatin ng Christmas party. Ito pa ang sagot. Kausapin yung teacher ng magalang. Magbihis ka yung formal na damit. Pumunta ka sa eskwelahan. Then, magalang na kausapin yung teacher. Ma'am, o kaya sir, hindi ko po pwedeng paatinin yung anak ko sa Christmas party dahil ito po ay pag-insulto sa aming Panginoon. May mga teacher, lalo na sa public school ngayon, alam nila ang batas, exempted ang mga Muslim. Sasabihin, okay, exempted na anak mo. Mayroon naman mga teacher, lalo na sa private, sasabihin ng teacher, alam mo na Christian school ito, bakit kayo nag-enroll dito? Ha? E pinagdiriwang Christmas taon-taon. Kung ayaw yun ng Christmas, bye-bye. Huwag kayo mag-enroll dito. Then, pasahin mo yung batas. Ito yung batas. Ma'am, hindi mo ba alam ang batas ng DepEd? Itong batas ng DepEd, hindi lang ito sa public school, pati na private school. Anong batas ng DepEd? Basa. Mamaya, pagkatapos ng prayer, kung interesado ka, dalhin mo yung cellphone mo, kamerahan mo, picturean mo, para ipakita mo sa teacher na anak mo. Basa. Department of Education, Department Order No. 32, Series 2013,
Reiterating Dex Order number 53, series 2001, strengthening the protection of religious rights of students, policy number 3. Muslim students shall not be required to participate in non-Muslim religious rites. Nakita mo? Tagalogin ko, summarize ko. Ang mga Muslim na estudyante hindi po pwedeng pilitin sa Christmas. Ma'am, batas po ito, ma'am. Pag pinilit niyong anak ko, idinimanda ko ang eskwelahan na ito. Kahit na gumamit pa kayo ng pinaka the best na abogado ng Pilipinas, hindi ka mananalo, ma'am. Batas ang hawak ko. Kukwartahan lang kayo ng abogado. Kaduluduluhan pagdating natin ng Supreme Court, hindi ka mananalo. Batas po ito, ma'am. Walang teacher na si Raulo na kukontrahin niyang batas. Pero kausapin mo ang teacher ng magalang, marespeto, yung hindi bastos ang dating. Okay. Sabi ng mama, bro, tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako matin ng Christmas party. Eto. Mamaya, lumapit ka rin mamaya, picturean mo to. Batas. Presidential Decree 1083. Ano bang Presidential Decree 1083? Ito po ang tinatawag na Sharia Philippines. Ito yung batas ng mga Muslim na ibinigay sa atin ng gobyerno noon pang 1970s hanggang ngayon, kung tawagin Sharia Philippines. Ano ang nakalagay sa Sharia Philippines? I-summarize ko sa'yo. Honoring and respecting the customs and traditions of the Muslims in the Philippines. Shortcutin ko sa'yo. Igagalang, respetuhin ang ating kultura, ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng ipilit sa atin ang labag sa ating pananampalataya. Ipakita mo sa teacher o sa boss mo sa kumpanya. May mga manager na sasabihin niya, okay, no problemo bata. Sige, exempted ka. Mayroon namang mga amo na, lalo na kung anti-Muslim, sabi niya, anong pakialam ko dyan? Batas niya yan eh. Hindi namin batas yan. Hindi kami sakop niyan. Para lang yan sa mga Muslim. Okay, sabihin mo, ito sir, babasahin ko sa iyo. Constitution mismo, Muslim o hindi Muslim, sakop nito, kahit na sino. Constitution ng Pilipinas, basahin ko sa iyo sir. 1987, Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 5. I-summarize ko sa iyo, mahaba ito. Walang sino man sa Pilipinas, Muslim o hindi Muslim, na po pwedeng pilitin, ipilit sa kanya ang labag sa kanyang pananampalataya. Sir, kukontrahin mo to sir, Constitution. Pag tinanggal mo ako, ididimanda kita. Kahit na sino pang abogado sa Pilipinas na pinakamagaling ang kunin mo, kukwartahan ka lang. Sa kaduluduluhan, pagdating natin ng Supreme Court, hindi ka mananalo dahil ang aking hawak, Constitution. Saligang batas, haliging batas. Ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, bilang konklusyon ng ating kutba, matapos natin maipaliwanag sa inyo ng detalyado punto por punto na haram ang Christmas, ay mahal mo pa rin ang Christmas. Gustong gusto mo pa rin ang Merry Christmas. Gustong gusto mo pa rin na pasalin ang anak mo sa Christmas party. Gustong gusto mo pa rin magbigay ng Christmas gifts. Gustong gusto mo pa rin mag-organize ng Christmas party. At gustong gusto mo pa rin magbenta ng mga paninda na walang paggagamitan maliban sa piyesta na ialimura sa iyong Panginoon. Allahu Akbar. Anong mangyayari sa'yo? Matapos sabihin sa'yo na haram ang Christmas, gusto mo pa rin ang Christmas. Anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay magiging musrik. Wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Itong aya na ito ay patungkol sa kapag pinagpantay mo yung isang bagay
ang halaga sa iyo nito ay kapantay ng paghalaga mo sa Allah, yan po ay shirk. Pag pinagpantay mo ang pagpapahalaga mo sa isang bagay at ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay shirk. Sabi ng ayah, ano kaya kung mas mahal mo ito kaysa sa Panginoong Allah? Lalong-lalo na, ano kaya kung alam na alam mo na ito ay pag-alimura, pag-insulto sa iyong Panginoon, ay mas gustong-gusto mo pa rin ito kaysa sa iyong Panginoon? Basa. At sa mga tao ay mayroong gumagawa ng mga pagtatambal sa pagsamba maliban sa Allah bilang mga karibal sa Allah, minamahal nila ang mga ito na tulad ng pagmamahal nila sa Allah. Ngunit ang mga yaong nananampalataya, minamahal nila ng higit ang Allah kaysa sa ano paman kung makikita lamang ng mga yaong gumagawa ng masama kapag makita nila ang kaparusahan na ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ng Allah at ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Hindi po kami nagkulang. Sabi ko kanina, 29 years, taon-taon na isinisigaw namin ito sa mga muski. Na iparating namin sa inyo ang aming obligasyon. Mamili ka. Mamili ka na Muslim. Paraiso o impyernong apoy. Mamili ka, kaligtasan o pagkatupok. Buhay mo yan, kaluluwa mo yan, desisyonan mo na ngayon mismo.